Hi mga Sisi Bells and mga Dodong Bells! Welcome back sa aking YouTube channel and Happy New Year! Happy 2021! Hindi natin alam kung ano ang nag-iintay sa atin sa 2021 pero raban lang, raban! So go, go, go! Keep moving lang tayo and tuloy-tuloy lang tayo habang may buhay, may pag-asa. Oh, gusto niyo yun? For today guys, ituturo ko sa inyo kung ano yung inyong mga tools na kailangan pag kayo ay nag-uumpisa sa inyong online shop or online selling shop. Okay? So ituturo ko sa inyo for today kung ano yung mga pwede nyong gamitin na photo editor, yung pang-template ninyo, ano-ano yung mga application na kailangan ninyo para makapagbayad ang customer sa inyo online, ano-ano ang mga app for couriers. Ayan. So, lahat ng mga tools na pwede nyo gamitin araw-araw sa inyong online selling shop, i-discuss ko yan today. And kung gusto nyo malaman ano-ano ang mga ito, just keep on watching! Please guys, ang i-recommend ko sa inyong mga application ay ang application na palagi kong ginagamit sa aking mga templates at kung saan ba ako gumagawa ng mga how to order, how to be a reseller, yung mga ganon, mga photo collage, yan. So, eto po yung mga application na ginagamit ko. Ang first application na gamit ko ay itong si Picolage. Si Picolage, yan, ginagamit ko yan sa aking mga templates. Ginagamit ko rin yan sa mga proof of transaction ko na gusto kong lagyan ng watermark. Sa mga templates na sinasabi ko ay yun yung mga how to order, shipping fees, yung mga ganon. And how to be a reseller, ganyan. So, yung isa ko pang ginagamit, guys, ay itong Snapseed. Ayan. Dito ako kadalasan nagagawa ng aking proof of transaction na may watermarks. Kung napapansin ninyo, pag nag-send ang customer ko kasi ng mga proof of transaction or kaya customer's feedback, nilalagyan ko yon ng watermarks para hindi manakaw ng iba. Diba? So yon. Ito ginagamit ko, si Snapseed. So yung isa naman, kung gusto mong gumawa ng logo or gusto mo rin maglagay ng watermarks, gamitin mo naman itong si Logo. Ayan, ganyan yung itsura niya. Si Logo. Yan yung kadalasan ng mga ginagamit ko. And yung iba naman na ginagamit din natin para sa pag-i-edit ng mga pictures kung gusto ninyong i-enhance yung colors ng inyong mga photos, eto, pwede nyo itong gamitin si Lightroom. Yan yung ginagamit ko. Okay, so yan yung mga editing app na ginagamit ko sa aming online shop. And makakatulong yan sa inyo, i-download nyo na ngayon na. Makakatulong yan sa inyong online shop para gumanda yung inyong mga postings. Okay? So next naman, second thing guys na kailangan ninyong i-ready ay yung mga payment apps. Ano ba yung mga payment apps na sinasabi ko? Syempre tayo as an online seller, bigyan natin palagi ang customer ng option para mas convenient sa kanila ang pagbabayad nila sa atin or pagbabayad ng order nila sa atin. Ayun. So, i-ready mo guys ang iyong GCash account, bank account, kung meron man, kung ikaw ay BPI, BDO, Metrobank, i-ready mo na ang iyong online banking. Opo, or ang iyong mobile app. Sa aming online shop, ang ginagamit ko ay BPI application, ayan, and BDO application. Kasi ito yung 2 bank accounts na meron ako. So, yan. Yan yung palagi namin ginagamit para makapagbayad si customer through BPI, through BDO. Ito kasing BPI at BDO, guys, maraming gumagamit nito. Kaya ito rin yung isa sa mga payment options ko, BDO and BPI. Ayan. So, yan yung i-ready ninyong app. Mag-ready din kayo ng PayMaya, para kung meron kang customer na may PayMaya, pwede kang bayaran sa PayMaya. Kung meron ka rin namang customer na merong ML wallet, pwede ka rin niyang bayaran through ML wallet. So, yan yung mga kailangan nyo i-ready ha. BDO, BPI, Metrobank, kung anong bank account na meron ka, mag-register ka sa online banking at i-download mo ang application. Okay? Or i-download mo ang kanilang mobile app. Siyempre, GCash guys, alam nyo na yan, GCash, PayMaya, ML Wallet, kailangan nyo lang din mag-verify at mag-register sa ML Wallet. Kasi itong mga customer, pag nag-transfer sila sa ML Wallet mo, ML Wallet to ML Wallet, wala nang charge. Kaya may mga customers tayo na nag-a-ask kung may ML Wallet si seller dahil walang charge pag nagbabayad ang customer through ML
wallet. Okay? So, meron din ako isang nakita, guys, na application. Hindi ko pa ito ginagamit for now, pero I'm planning to. Itong Cebuana app. Meron kasi ako mga customers na nagbabayad online din. Cebuana app ang gamit nila. So, yun. Try nyo rin yun. And also, Smart Padala. Kung meron kayong Smart Padala number, bongga, pwede kayong mag-ready ng Smart Padala din. So, yan yung mga kailangan ninyong i-ready pag kayo ay nag-online selling. Depende sa inyo, hindi nyo naman kailangan lahat yan i-ready. Pero kung gusto nyong i-ready lahat, mas maganda para mas malawak ang iyong payment option, mas convenient kay customer. Okay? So, sa courier apps naman, ang kailangan mong i-download kung ikaw ay magpapaship through LBC or JNT, kasi itong dalawang forwarding company na to or courier na to ay meron silang sariling app. Ang JNT app, ayan yung JNT app, and LBC app, ayan. Diyan yung matitrace yung status ng packages. Kasi sa JRS, sa ABES, sa ERIM, wala silang app. Meron lang sila direktang tracking sa website mismo. So, si JNT and LBC ang ginagamit namin na may application. Ayun. So, yun lang talaga, guys, ang ire-ready ninyo para mas convenient kay customer, mas convenient sa'yo, and mas mapaganda natin ang ating online shop. So, yan lang yung mga kailangan yung malaman for now and other tools for online selling para sa mga nag-uumpisa. Kung meron man kayong mga video suggestions, gusto pa ninyong malaman about online selling or anything na about business or online selling natin, i-comment nyo lang down below. And ito try natin gawa ng video. So, if you like this video, guys, please do not forget to hit the like button, notification bell, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching. I'll see you on my next video. Babush!